Hello everyone, this is CK and I'm back for another reaction video. And this reaction video is the most requested reaction video sa ating channel. And this is Sarah Hieronimo's controversial performance of Rise Up last Sunday on ASAP. And I'm very much excited to react to this performance because I've been reading so many comments on Twitter. Ang daming Twitter war, kung ano-ano mga comments sa YouTube. And I'm so excited to give my insights and my performance review dito sa performance ni Sarah Hieronimo na Rise Up. So, without further ado, simulan na po natin ang ating reaction video. Let's begin! Very strong vocals. And you can find the fire. Can I see it in you so we can walk it out? Very smooth. And our eyes up, our eyes are like the day. Our eyes up, afraid. Our eyes up, and I'll do it a thousand times again. And our eyes up, high like a blaze. Our eyes up, in spite of the ache. Our eyes up, very powerful. Such a moving performance from the one and the only pop star royalty, Miss Sarah Hieronimo. And honestly, teary-eyed ako, naiyak na ako sa performance na ito. Sobrang nag-start siya sa goosebumps, hanggang umakyat siya dito sa heart ko, hanggang sa, I don't know, nagkaroon na ng tears sa mga mata ko. I believe in what she was trying to convey during the performance. I believe in the message of the song. The performance was so powerful. It moved me. It touched my heart. Tumagos talaga siya dito. Ganong ka-powerful yung performance. Not only vocally, but emotionally. And I feel like she was very effective in sending the message from her performance to us, the audience. Sobrang galing ni Sarah Hieronimo. And no doubt, it made a very, very loud noise on Twitter. Andyan ang mga fans na talagang pinure ang performance ni Sarah Hieronimo. Andyan din yung mga casual viewers na nakijoin sa pagpapaingay sa performance na ito dahil natuwa sila sa performance ni Sarah Hieronimo. Andyan ang mga big artists
tulad ni Samang Ubat, ni Miss Regine Velasquez, ni DJ Chacha, na talagang pin-raise ang performance na ito. And of course, nandyan din ang mga bashers kung saan hindi sila natuwa sa performance na ito at kung ano-ano pa mga sinabi nila against this performance. And later on, we will have our CK answers back. But first, let's have our performance review. Let's talk about the song choice. I love the song choice. Napanood ko yung mga performances before si Sara Jeronimo, and more on inspirational talaga yung mga songs na pinili sa production na ito dito sa The Greatest Showdown. And I was shocked. I did not expect that Sara would sing Rise Up, because first, it's a very difficult song. Next, it requires a lot of high notes. And we all know that Sara Jeronimo is not much into belting out, not much into making birep. So I was really shocked when narinig ko yung introduction ng song and na-determine ko na Rise Up ito. Sabi ko, that's very exciting because maganda yung song choice, and I feel like mabubuga niya talaga or malalabas niya talaga ang vocal prowess niya, which she did during this performance. So I love that the song choice or the song fit her vocals, fit the way she performs, kasi magaling talagang mag-perform si Sara Jeronimo emotionally and vocally. And sa song na ito, when you perform this, hindi lang niya nire-require yung magaling ka vocally, but dapat emotionally magaling ka mag-interpret. And Sara Jeronimo nailed it. She was on point interpreting the song. Next, let's talk about the vocals. Low notes were very impressive. I love how she did the vibrato during low notes. I love how clear the low notes were during this performance. I felt like it was not sagad. I felt like buong-buo pa rin ang low notes niya, which I really liked. The mid-belts were so powerful. I love that. I love how relaxed she was during the mid-belts. I love how powerful the mid-belts were. I didn't feel that she struggled, although the mid-belts require a lot of power. I felt like Sara Jeronimo was so relaxed during the mid-belts, and the larynx was very neutral during the mid-belts. Kaya kung makikita mo, the vocal projection was really good and very nice because comfortable siya sa mid-belts siya and comfortable siya dun sa notes ng song na ito. Next, let's talk about the high notes. I love the high notes. It was very effortless. I'm not being biased, but honestly, I've watched a lot of like covers of this song, pero si Sara Jeronimo yung pinaka-relaxed dun sa high notes. She was smiling. She was just like talking to the audience, conveying the message of the song. She was not struggling during the high notes. She was not worried. I did not feel that she was challenged during the high notes. And I love that because she just proved that she's still a belter and she's still good with belting out high notes. And I really love that. It sounded very resonant. It sounded very crisp. I love how she added the vibratos during the high notes. I love that. I love how she projected her voice. It sounded very powerful but not annoying, because there are some birets na medyo annoying na sa tenga. Sa kanya hindi, ang sarap sa tenga, malamig pa rin yung high notes niya, and bihira yun na may malamig na high notes, and she did that perfectly. Next, let's talk about her voice quality. This is something that stood out during the performance, her voice quality. I've watched like a couple of covers of this song on YouTube, and I must say that Sara Jeronimo has the best voice quality during the performance. I really love her voice quality kasi may characteristics kasi ang voice quality, para matawag natin 100% ang voice quality. We have brilliance, we have depth, and we have thickness. If ang voice mo ay brilliant during the performance, or may brilliance, if may depth or may lalim, at may tamang kapal, maganda ang voice quality mo. And that's how she performed during this
performance. There was so much brilliance in her voice. May lalim na tinatawag, ibig sabihin hindi mababaw yung pagkakabirada niya ng mga notes niya. And there was thickness during the performance. I did not feel na manipis ang boses niya. I did not feel na prone to croaking or pagpiyok. So isa-isahin natin, brilliance. Kapag sinabi mong brilliance, so kapag narinig mo siyang kumanta, parang may nagsasparkle sa paligid mo, mataginting, or tinatawag din natin siyang resonance, or resonant yung boses. So that's under brilliance. Kapag naman, depth or lalim, ito yung tinatawag nating kabuuan ng boses. Malalim ba ang pagkakatira niya ng mga notes? Hindi ba tunog sayad? Hindi ba tunog airy? Hindi ba tunog mababaw? That's what we call depth. And next would be thickness. May tamang kapal ba ang boses niya? Hindi sobrang kapal na masakit sa tenga pakinggan, at hindi sobrang nipis na tunog delikado pakinggan. And she possessed those characteristics during this performance, and I really love that. And I guess yun yung reasons, or those were the reasons why her voice quality, or why this performance stood out. Na maintain niya yung magandang voice quality. And singing is not just all about hitting high notes. Singing is not just all about how high you can reach, how loud you can belt out, or how effortless you can sing a song. It's all about the foundation, which is your voice quality. If kaya mo nga makahit ng matataas na notes, pero ang voice quality mo ay hindi maganda, wala rin. But it would lead me to my next observation, which is yung range niya. I really love how she showed her range during this performance, while maintaining her good voice quality. Ang sarap sa tenga kahit nag-reach siya ng mga high notes, kahit sobrang baba ng mga notes, na-maintain niya yung magandang voice quality. And yun din yung isa sa mga reasons kung bakit ang ganda ng performance ito, or kung bakit nag-stand out ang performance ito compared sa ibang covers. I'm not saying na hindi maganda ibang covers, but for me, because of the reasons that I stated, nag-stand out talaga ang performance na ito ni Sara Geronimo. To think that it was live, it was not recorded, so walang time to edit the voice, walang time to enhance the voice, it was 100% live, so it was very impressive. Though for me, I felt like there were a few notes na medyo desafinado. When we say desafinado, I feel like hindi siya sobrang tumama dun sa note, but it's not flat or it's not sharp. Muntik-muntik lang mag-flat or mag-sharp. But for me, that's okay because it was live. Hindi naman na-edit ang boses. So it's normal when you sing a song na live. So it's perfectly fine. And hindi siya ganun ka-noticeable. And to confirm that, I also watched the off-cam video of this performance. And hindi ko narinig yun. So I don't know kung bakit kapag pinanood ko tong sa ASAP na video, medyo narinig ko na desafinado, pero sa off-cam naman na very clear, hindi ko naman narinig yon. So maybe it has something to do with the loudness of the microphone or something like that. Next, I would like to commend Sara Geronimo for a beautiful dynamics. What a great dynamics. I love the softness, of her voice, tapos bigla niyang lalagyan ng bigat or lalagyan ng weight yung boses niya. I really love that. I really love how she transitioned from natural voice to head tone dun sa chorus part. Her head tone is also commendable. Ang ganda ng quality ng head tone niya. Very thick. Yun ang maganda dito sa performance ni Sara Geronimo. The head tone is very thick, na hindi siya prone sa piyok, or parang hindi mo mararamdaman na magdedelikado siya. And isa rin sa mga strength ni Sara Geronimo, when she sings or when she uses her head tone, ang galing. Perfect talaga ang quality ng head tone niya. Makapal na mataginteng na nalalaro niya ang loudness, na medyo kaya niyang pahinain, kaya niyang palakasin, kaya niyang lagyan ng vibrato, or without having that danger of croaking or losing the voice. So ang ganda. Ang galing ng pagkaka-perform ni Sara Geronimo dito using her head tone. Next, I love her runs and riffs, most especially doon sa chorus part. It was very smooth,
ang smooth lang ng pagkakababa niya ng mga notes, ng pagtataas niya ng mga notes, most especially dun sa part na kung saan nag-headtone siya. It's difficult kasi headtone na siya, tapos lalagyan mo siya ng runs and riffs. Perfect ang execution ni Sara Geronimo. I love how kung paano niya in-slide yung mga notes niya, kung paano niya nilagyan ng mga kanto yung pagitan ng mga notes. I really love that. I did not feel that she struggled during her runs and riffs. And perfect ang bagsak ng mga notes. So, ang galing ng pag-ha-perform ni Sara Geronimo nito. So, I really don't know why this performance led to like a chaos on Twitter coming from her bashers. Kasi grabe ha, umingay ang mga bashers because of this performance. I don't wanna assume kung bakit sila nag-ingay, pero siguro this performance really made an impact sa kanila. Kasi hindi naman sila mag-iingay kung walang naging impact ang performance na ito. Based on the tweets na tinweet nila sa Twitter, it seems like they were very defensive na sinasabi nilang better si ganito, better si ganito, so on and so forth. Maybe I feel like talagang nagalingan sila sa performance na ito kaya na-trigger sila. Well, I don't wanna assume, I just wanna ask you guys bakit kayo na-trigger and feel free to comment down below. Anyways, sabi dun sa isang tweet, si Sara Geronimo daw ay improper ang positioning ng larynx kapag kumakanta. And I would like to give my insights about that. I don't think Sara Geronimo has an improper positioning of her larynx or throat kapag kumakanta siya. Kasi I don't think that she would last for like 1 year doing concerts, shows, movie, album, and so on and so forth kung ang positioning niya ng larynx ay mali. I don't feel tatagal siya or makakasurvive siya sa 2018 kung saan ang daming demand sa kanya sa pagkanta, sa album, sa concerts niya, sa mga shows niya kung improper ang positioning or ang paggamit niya ng boses niya. Siguro, kung improper ang paggamit niya ng boses niya, magkakaroon siya ng canceled shows. Siguro kung improper ang paggamit niya ng boses niya, pipiyok siya sa mga kanta niya, but she didn't. She didn't have any canceled shows because she did not feel well. She didn't have any performances na pumiyok siya because her voice was failing. Wala siyang mga ganon. So I feel like napaka-healthy ng pagkanta ni Sara Geronimo and she really studied how to manage her voice, how to belt out in a way that it's very healthy para magkaroon naman siya ng longevity sa industry at yun talaga yung na-achieve niya. Next, sinasabi din that ito daw particular performance sa ito ay better kaysa sa performance ni Sara Geronimo na untouchable daw and so on and so forth. You know what? It's very hard to compare and it's very unfair to compare because yung sinasabi nilang performance, one whole song yun eh. Isang buong kanta. And kay Sara Geronimo, very short lang ng arrangement. And I would like to commend Sara Geronimo for making a moment in spite of this fact na sobrang short lang ng arrangement niya. Kaya niyang maging remarkable ang isang performance kahit sobrang iksi lang. At yun ang ginawa niya dito sa performance na yun. And I feel like biteng pa si Sara Geronimo. Kung binuo niya ang kanta, I feel like mas mabubuga niya pa yung mga high notes niya na I feel like medyo nabiten si Sara Geronimo at hindi siya na-challenge sa performance na ito. Yun lang. I'm not saying that she did not give her 100%. I just feel like she was not able to maximize 100% of her vocal ability during this performance at may tataas pa yung mga notes niya. Yung mga bad comments sa Twitter, for me, syempre hindi natin maiwasan pumatol, but for me, invalid yun eh. Kasi yung mga sikat na artista, ang mga singers talaga, sila na mismo ang nag-comment dito sa performance na ito. Si Mr. Jean Velasquez sa Twitter and sa Instagram, she praised Sara Geronimo dito sa performance na ito. She said na magaling, sobrang galing ni Sara Geronimo sa performance na ito. Even DJ Chacha, nung napanood niya itong performance na ito, sobrang na-impress siya. And sa magubat as well,
had a very, very positive comment about this performance. So I guess, mas reliable naman sila compared doon sa mga bashers na nagsasabing ang performance ito ay hindi maganda. And to those bashers din na nagsasabi na bakit hindi yung idol nila or idols nila ang pinakanta ng performance na ito kasi natataka na daw ng idol nila. Well, I think may reason kung bakit si Sara Geronimo ang ilagay dito. It's because it's the greatest showdown. And kung titingnan mo ang lineup ng singers, icons ang mga nandito sa production number na ito. So ask yourself kung icon na ba talaga yung ina-idolize nyo. Well, if yes, good for them. If not, well, maybe alam nyo ng reason kung bakit wala siya sa production number na ito. Next, minsan lang nakakatawa din yung mga nagko-compare na nagko-compare kasi it only means na threatened. It's either threatened, triggered, or sobrang na-annoy sila sa galing ni Sara Geronimo dito sa performance na ito. Maybe they did not expect that Sara Geronimo would be able to pull off a performance like this or would be able to nail this song. Sabi nga dun sa Twitter, yun na nga lang yung pinagmamalaki ng ibang singers, like yung belting out, yung power ng boses, tapos si Sara Geronimo, ginawa pa yun. So maybe that's the reason why bakit sila na-trigger. But for me, wala namang rason kung bakit or wala namang rason para ma-insecure yung mga fans ng ibang artist. Kasi if you feel like magaling ang inyong mga idol, then be it. Diba? You should feel confident na magaling ang mga idol nyo kung yun ang pakiramdam nyo. And you don't need to bash other artists just to, you know, itaas at iangat ang mga idols nyo. So, if I were you, supportahan nyo na lang yung idols nyo. Bumili na lang kayo ng albums nila. Manood na lang kayo ng mga concerts nila. At i-promote-promote nyo rin ang mga idols nyo para naman may pakinabang kayo sa idols nyo. Hindi lang bash kayo ng bash ng ibang artists. So, that's it. That's our performance review. I'm not being biased dito sa performance na ito. I did my best to be objective. So, I hope you like it. If you like it, please don't forget to hit like. If you have questions, comments, or any suggestions, please comment down below. And if you have any requests in the future, or if you want more videos in the future, please don't forget to subscribe to our YouTube channel. And again, thanks everyone for watching this reaction video. I hope you like it, and I'll see you again on our next reaction video. Good vibes lang po tayo. Bye! Mwah!